Sa hudyat na malakas na tunog ng trompeta, susubuin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok sa daigdig at itikunin nila sa ang mga hinirang mula sa datang ako. O rapture! Itikunin! Sugo mga anghel, o sige. Saan ba mabasa ang rapture? Mabasa ba lang ang pagdagit, pag-agaw sa bukod Paul? Ay, siya kung umbati, oh. May rapture! Susukuhin na nga, oh! Kasi nasarap pa, ha? So, yun. Basa. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Verse 14, for if we believe that Jehoshaphat died and rose again, even so them also which sleep in Jehoshaphat will Alhayam bring with him. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Jehovah, that we which are alive and remain unto the coming of the Jehoshaphat shall not prevent them which are asleep. Verse 16, for the Jehoshaphat himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of Alhayam. And the dead in Messiah shall rise first. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Jehoshaphat in the air. And so shall we ever be with the Jehoshaphat. Verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Bakit tayo ma-rapture? Nasiyawa siya na sa arapaak. Kasi inutusan niya mga indil sa apat na sulok at mamit natin siya was high on air. Paralel doon sa Mateo 24 at dito. Ito, tisalo niya kay Pablo to eh. Tagalog tayo. Unang Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Verse 14, dahil naniniwala tayong si Jehoshaphat ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Alhayam ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jehoshaphat upang isama sa kanya. Verse 15, ito ang katuruan ni Jehoshaphat na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Jehoshaphat ay hindi mauuna sa mga namatay na. Verse 16, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Alhayam, bababa ang Jehoshaphat mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Jehoshaphat ay bubuhayin muna. Verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaak kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Messiah Jehoshaphat sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Verse 18, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang parsya, a final rapture, nasa arapaap lang tayo, titipunin sa arapaap, doon lang tayo sa arapaap, oh. Ang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa arapaap, kasama ang mga buhay upang salubungin si Messiah Jehoshaphat. Sa arapaap nga, kasi titirahin niya ang babae, ang buhay at kamago. Eh kung nasa baba ka, gunaw ka rin. Makasama ka sa pagbanat ni King Jehoshaphat sa baba. That's why i-rapture talaga tayo, pero hindi sa third living. Sa alapaap lang, oh. Yun ang titipunin sa alapaap. Sinabi. Na, pansin niyo, ito ang katuruan ni Jehoshaphat. Sabi niya, ay, kay Pablo yan. Eh, katuruan ni Jehoshaphat yan eh. So, asan mo ang turo ni Jehoshaphat?
Dahil ayaw ka maniwala, Tesalonian, kay Pablo yan. Si Pablo nga, sinabi niya, apostol siya ng mga Hintel. Kasi ang 11 apostol, ay apostol lang sa mga Hebrew lahat yun. Walang apostol sa Hintel. Pero naging extra apostol si Pedro sa Hintel, yung si Cornelio. Kasi ayaw dapat si Pedro, dahil alam niya, apostol lang siya sa mga Hebrew. Eh yung sinabi na si Cornelio, Hintel yun, talagang pinuntahan ni Pedro. O, naging apostol, naka-extra apostol si Pedro sa mga Hintel. Pero ang naka-assign talaga sa Hintel si Pablo, pero hindi lang si Pablo sa Hintel. Sa Hebrew din siya, apostol. Katunayan, meron siyang epistle na ang pangalan ay Book of Hebrew. Sulat niya para sa mga Hebreo. Eh kung sabihin mo, hindi lang siya hindi sa Hebrew, bakit may Book of Hebrew na ang sulat niya para sa mga Hebrew? Di apostol siya mga Hebrew. Apostol siya natin ng mga Hebrew o Berean. Hindi pwedeng alisin natin si Pablo sa Bible. Kasi apusol niya sa natin, apusol sa mga Hintel. Sino Hintel? Yung lahi ni Japhet? No. Yung lahi ni Shem. May mga lahi si Shem na Hintel. At may lahi ni Shem na mga Hebrew. Actually, sa totoo lang ha, mali niya yung sinabi na Hebrew Semite. Hebrew Semite, hindi naman nagsimula kay Shem ang Hebrew eh. Yun ang hindi niya nag-isip eh. Sabi ko, hindi talaga nag-isip itong mga tao eh. Alam nila na ang Hebrew nagsimula kay Heber. Mula kay Heber pababa, ay pinig ka kay Joktan doon ang Hebrew. Ngayon, paano ito si Shem? Si Alpaksad, si Shela? Hintel yun! Sila yung mga Hintel na mga elect. Kasi si Mike sila na Hintel. Tayo naman, si Mike na Hebrew. May Semite na Hintel, may Semite na Hebrew. Ngayon, yun po ang target ni Paul, na apostol siya sa mga Hintel, yung mga lahi ni Alpaksad, ni Shela. Tumamit din yung lahi na yan eh. Hindi yun kasama ang Hintel na lahi ni Japhet, kasi mga serpent seed yan. Kailanman hindi talaga seed yung mga serpent seed. Anak ni Satan yan eh. Pati yung anak ni Kanaan, ay sita yung pure serpent seed yun eh. Ngayon, itong mga lahi ni Alpaksad, lahi ni Sila, mga Gentiles yun, doon nag-apusol si Pablo. At the same time, nag-apusol din siya dito sa mga Hebrew, sa ating mga Operian Hebrew, mga Israelite Hebrew. Therefore, ang mga Israelita ngayon, nasa Israel, nasa ibang-ibang bansa, tinanong ko sila, hindi sila anti-Pablo. Dahil alam nila, si Paul, apostol na hindi, di sintay, apostol din ang mga Hebrew. Eh kung anti-Pablo sila, kung anti-Pablo na rin ako. Kasi tinan sila, tutulang Hebrew, Israelite eh. Yun ang sinundan ko eh. At ang sabat nila sa Torni, hindi just me. Sila ang sinusundan ko eh. Kasi sila ang totoong Hebrew, Israelite eh. Kasi si Hawa siya, Hebrew, Israelite. Siyempre, malaking respeto ka sa kanila. Sorry, sorry po, kasi magkaiba ang minor doctrine natin. Sorry po. Pero ginagalang kita. Mahal kita eh. Pero nakilala ko dahil sa'yo. Pero hindi man pwede lunukin ko yun. Na mga, at hindi rin ako consente yun. Sa pagdating ng judgment, kanya-kanya naman tayong haram tiyahawa sa'yo, tiyahawa sa'yo. Kung sino ang maraming reward sa atin. Kung marami kang reward sa akin, pwede siya hawa. Kung marami akong reward, huwag ka maigit. Huwag ka maigit. Basta pareho tayo ginagamit in the last days. Yun po. Kulad kayo, no? Kay Pastor Emmanuel Umali, patuloy lang tayo. Tayo ang mga pinaka-leader na nangangaral na mayroong YouTube channel eh, na nagtuturo ng tamang pangalan. Patuloy lang tayo. Tayo dapat mag-away-away. Kasi tayo na nga ang pagtuturo ng tamang pangalan, tapos mag-away pa tayo. Kaya ano, pagtawa natin ng mga Babylonian. So, yeah. Pero ako naman, paninindigan ko yung alam kong tama. Hindi na ako mag-compromise sa mali. So, yan.
So, bababa si Hawasay mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Hawasay ay bubuhayin muna. Yung mga patay, unang mabubuhay yun. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa ay natitira. Kasi pagbalik niya sa hindi naman lahat namatay, mayroong buhay eh. Yung nakasurvive sa mga zombie. Nakasurvive sa may crusade na hindi nagpatata kasi may campsite. Yung mga survivor yan. Survivor eh. So, biglang papalitan ang katawan nating mabubulok sa katawang hindi mabubulok. In glorified body. At titipunin tayo sa lapaap, hindi tayo sa dala sa third heaven. Sa lapaap lang tayo. Ang purpose na hindi tayo makasama sa susunugin, igirahin ni King Yahawa sa iyang lupa. Nandito yung gugmagog. Kasama ang mga binuhay upang salubungin ang masyayang kawasay sa impapawalin. Yan. Doon sa taas, sa rapaap. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Makapiling na natin siya magpakailanman. Kasi after that, sa battle or Armageddon, ibaba na niya yung heaven yung earth at doon natin tira forever and ever. Yaman. Yan po. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga aral na ito. Palakasin. Eh ngayon, itong mga aral na ito, kuya, alisin natin ito. Dahil Andrei Pablo tayo, eh mapalakas. Kasi alisin ito, disalun niya, Andrei Pablo yan eh. Samantala, ito yung katuruan ni Yahawa na sinabi namin sa inyo. Malinaw po yun yung kuling ni Paul na bumagsak siya sa kabayo at ang sabi niya, sino ka? Sabi niya, ako si Yahawa siya eh, ang iyong kinuusik. Malinaw po yung kuling niya eh, na sa Book of Acts. At hindi kay Paul yung act, kay Lucas po yun. Si Lucas po ang nagsulat doon. Kung ang Book of Acts si Paul din, parang tinataas ang sarili niya, magdududa tayo na kaya lang gano'n ang calling niya, siya rin palang nagsulat sa Book of Acts. Parang hindi nga po, eto ako, magdududa na rin ako eh. Book of Acts si Paul rin ang sulat. Pero hindi si Lucas. At doon nilinaw paano siya tinawag yung pagtawag ni Saul at napalitan siya sa Paul. Ako sa Paul. So, that's why na hindi ako nagdududa talaga sa kanya. At saka nakikita naman natin mga sulat niya eh. Yung sa pamumuhay lang ng matinong pamumuhay, yung kabanalan, matindi at yung sinihin ni Paul sa kabanalan eh. Nandoon ang ano yung talagang perfect in righteousness sa ating pagawa. At saka yung biyaya. So, okay siya, kaibigan pa rin tayo. Kahit magkaiba ang type 4 ka, pwede. Pero mahal kita eh. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kahit bigyan pa kita 1 million, di pa ako makabayan sa aking utang na loob sa'yo. Dahil hindi ko na makalimutan yun na dahil sa'yo na naliwanagan ko at marami rin na nakilala sa tuloy ng pangala. Dahil sa'yo. Kasi bayani ka namin. Huwag mong isipin na kung ano kami, kontrabida kami sa'yo. Ako, hindi lang kasi ako consentidor. Kung ano yung nakasulat, yan ang pinaniwalaan ko. Pero, mahal ka pa rin namin. Ha? Mahal mo ba ako? Tara pa ka natin si Kiyawa. Kapilasa. First Corinthians chapter 15, verse 51-57. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Verse 54, so when this corruptible shall have put on the incorruption, and this mortal shall have put on immortality,
then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Verse 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Verse 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Verse 57, but thanks be to Alahayam, which giveth us the victory through our Mashiach Yahawashai. Pansinin mo ito, ha? This mortal must put on immortality. Yung ating katawan na mamamatay ay palitan na ng hindi mamamatay kahit hindi ka papupunta sa Garden of Eden, kakain ka ng Tree of Life. Pupunta ka sa palawan, dahil yan ang Garden of Eden eh. Hanapin natin yung Tree of Life. Back to the Garden of Eden. Para hindi tayo, para maging immortality tayo. Dito pa lang, in the twinkling of eyes, sa pag-cheese ng glorified body, hindi na tayo mamatay kahit hindi pa tayo nakakain. Pero pagdating ng New Heaven, New Earth, doon, mayroong Tree of Life doon. Makakain tayo doon. No. So, dito tayo sa Tagalog. Para lalong malinaw. Basa. 1 Corinto chapter 15, verse 51 to 57. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat tayo'y bubuhay. Verse 52, sa isang sandali, sa isang isang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Verse 53. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Verse 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Verse 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Verse 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Verse 57, magpasalamat tayo sa Alahayam sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Mashiach Yahawashai. Magpasalamat tayo. Hindi tayo pupunta sa palawan para kakain ng Tree of Life. Para hindi mamatay. Pero mo ha, patsinin natin ha. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok. At ang ating katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamatay. Sa isang kisap mata yan, ha? Sa isang kisap mata. Kasabay ng huling tunog ng trumpeta. The last trumpet. Tingnan mo, pansinin mo gaano kabilis sa isang kisap mata. Ano ba? Bigay ko, tingnan niya ako. Isang kisap mata yun. Gaano kabilis ang pag-chills ng katawan mo? Galing sa katawang nabubulok, papunta sa katawang hindi na mabubulok. From human body to spiritual body or glorified body. O nasaan ang kamatayan? O nasaan ang kamandag mo? Wala na. Lubos na ang tagumpay. Tapos pupunta tayong palawan sa Garden of Eden para kakain ng Tree of Life para hindi tayo mamatay. So, sorry po, Richie, ha? Patawad po. Sinitita po lang si Ami, toro mong maganda rin. Kanya-kanya naman tayong harap eh. Yung paliwanag mo, bahala ka. Ito rin paliwanag ko. Kasi kailan hinaabot mo ito, kasi hindi mo itong paliwanagan si Pablo eh. Hindi ko naniwala eh. Hindi bang paliwala mo, back to the garden tayo. Oh, lahat tayo pupunta sa palawan. So, yan. So, eto po, honest to goodness, dahil hindi kami anti-Pablo at talagang, ano siya, parallel siya kay Peter at saka kay Lucas sa Book of Acts at saka sa Matthew. So, nagpa-parallel.
Kasi, although Hebrew-Pyrian tayo, pero hindi naman ko naniwala ka sa Gentile sa aming apostol. Apostol din sa aming mga Hebrew. Kasi may book of Hebrew. Kung wala lang sana ang book of Hebrew, lahat puro ano, ay tama. Apostol siya ng mga Hintel. Ay, hindi natin gamitin yung aklat niya. Kasi hindi naman tayo Hintel eh. Hebrew tayo. Doon natin ang pinakalulu natin si Hebel. Doon nagsimula ang Hebrew. Eh, kaso may book of Hebrew eh. Si Paul eh. Doon ko nag-isip. Ako rin pinag-aralan ko rin yung sinabi mo eh, na hindi na dapat si Paul kasi son of perdition siya. Pinag-aralan ko rin at kiyag-tree ko eh. Pero kaso, nag-rima sa akin yung book of Hebrew na sulat ni Paul sa book of Hebrew para sa mga Hebreo. So, meaning to si apostol din siya sa Hebrew. Although, mga Hebrew tayo, apostol siya sa Hebrew. Pero, ang pinakataas mission niya sa Hintil. Hindi sa Hintil na mga kay Japheth, na mga lahi ni Japheth. Mga dahil nila ni Alpaksat at saka ni Sela. Yan po. Kaibigan pa rin tayo. O, pero yun, I love you. So, ito. Nasaan ang kamatayan ang iyong kamandag? Nasaan ang kamatayan ang iyong kamandag o tagumpay? Kita mo? So, ano mangyayari? Pero kung katawan nila tayo mamamatay. Pagdating ng panahon na yan, nasalubungin natin si Yahawa siya sa Arabaap at doon tayo titipunin sa Arabaap. Kasi titirahin na nga Yahawa siya ang baba. Yung Gog at Magog. Oh, basa. 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44. This is how it will be when the dead are rise to life. When the body is buried, it is mortal. When the raised, it will be immortal. Verse 43. When buried, it is ugly and weak. When raised, it will be beautiful and strong. Verse 44. When buried, it is a physical body. There is, of course, a physical body. So there has to be a spiritual body. Yung tayo na yan, spiritual body na tayo eh. Glorified body o spiritual body. Kung mayroong physical body, mayroong spiritual body. Yan ako. Tapos, ang maganda dito, it will be beautiful and strong. So, mga guwapo na tayo at saka strong. Mas malakas pa tayo kay Superman. O, sa Tagalog tayo, para lalo malinaw. Okay, basa. 1 Corinto chapter 15, verse 42 to 44. Ganyan din ang muling pagkabuhay. Ang katawang ililibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Verse 43. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Verse 44, ililibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Oh, pero ito ha, pansin niya ha, ito yung mukha natin ngayon. Pangit at walang kaya ng ililibing. Oh, ito yun, ito ililibing to ha. Ngayon, maganda at malakas pa, maganda, magandang lalaki, magandang babae, at malakas pa ng muling bubuhayin. Yung panahon na yan, wala nang pangit. Tingnan mo katabi mo, ano tsura niya ngayon? Hindi na yan ang tsura niya pagdating ng resurrection. Maganda. Mga matatangos ng ilong natin, wala nang tabatsoy, walang payatot, normal. At walang pandak. At walang super tangkat na matamang hay. Yaman! Parakpakan natin yes, siya! Yes. That's why ang saya-saya natin pag mabasa natin si Paul. Ngayon, pag hindi kayo liwala dito, ito ano kayo maging masaya? Magpipila kayo pupunta sa Palawan. Mamasahe kayo, kukuha pa ng travel, ano? Travel, kasi may travel ban eh. Travel. Eh, hindi makapunta doon kung walang vaccine.
Abasa. The second coming of Yahweh Shai is the final rapture and resurrection that take place before the battle of Armageddon. Revelation chapter 16 verse 1. And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, go your ways, pour out the vials of the wrath of Al-Hayam upon the earth. Mula sa templo ay narinig po ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa pitong anghel. Lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng pitong mangkok ng puot ng Al-Hayam. Oh, yan. The wrath of Al-Hayam yan. Diba yung 7 years revolution, the wrath of Satan yan. 7 years revolution. Dito na tayo sa wrath of Al-Hayam. Yun yung battle of Armageddon. Oh, yan. Ito ang mangyari. Basa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For Al-Hayam hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Mashiach Yahweh Shai. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Al-Hayam sa galit, kundi sa pagtatago ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Mashiach Yahweh Shai. Oh. So hindi tayo iiwan sa lupa, irarapture tayo hanggang alapaap. Kasi ibubuhos ng wrath niya eh. At doon, mapupuruhan yung buhok at saka magok. Eh kung ayaw mo sumama sa lupa ka lang, di ba kasama ka susunodin ng buhok at magok? Dahil, talagang sapagkat tayo hindi itinalaga ng Al-Hayam sa galit niya. Yung wrath of Satan, kasama tayo. That's why yung idote magtatago sa campsite eh. Wrath of Satan yan. Pero, bago ang wrath of Al-Hayam, kailangan nasa taas tayo kasi titirahin na niya ang baba. Oh. Kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Mashiach Yahweh Shai. Anong kaligtasan? Sa physical body na hindi tayo makasama kasi sa lapaap na tayo ilagay. Habang tinitira niya ang God Magog. O yan. Ito na, si Yahweh Shai. Oh. Baba sa kaysa ng kabayo. Parang si Leon Guerrero. Yan, o. No? O, banatalo. Paulan na nang mga apoyo. Nandito tayo sa taak, sa kapahap. Kapag tinitira nitong, ano, titirahin niya. O, yan. O, sinigmurahan niya si Jesus Christ. O, galit na galit si Yahweh Shai, o. Kasi si Yahweh Shai, hindi niya nagpatina ng buhok. Ubanin to, eh. Oh, sinigmurahan niya, oh, tapos niya tugunin ko, magsaligay ko, oh, pakibasa ka dito. 1 John chapter 2, verse 8, little children, it is the last time, and as we have heard, that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. So, Antichrist, yeah, Anti-Mashiach yan. Yung mga hindi maniwala kay Yahweh Shai, antay dito. Ngayon, eto, nasa alapaap na tayo dito, tinitira na ito niya. Ngayon, basa. Tribulation ends in the gathering of the nations to the battle of Armageddon or Third World War. Tribulation chapter 19, verse 19 to 21. And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army. Verse 20, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive in a lake of fire burning with brimstone. Verse 21. And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse. With sword proceeded out of his mouth. And all the bones were filled with their flesh. Okay. Ang battle of Armageddon, yun po ang Third World War. Third World War. Kasi puputok ng mga nuclear weapon at eto yung gagamitin ni King Yahweh Shai. So,
Nagdadaw tayo, ayan, tingnan mo, ayan, o. O, tatarapan din doon. At sinin mo dito, ha, di ba? O, at sinin mo dito, ha. O, ayan. Nakasakay siya sa kabayo, di ba? Tambad na dito yun.